So this question comes from Rosa Malisa. So ang tanong niya, anong gagawin mo kung nililigawan ka ng prospect mo? So naiintindihan ko tong tanong mo, Rosa, kasi na-experience ko rin to, no, pag nililigawan ako ng prospect ko. De, joke lang. De, hindi ko. Pero merong mga nanchochoba. Yun yung tawag namin dun before. Ewan ko kung familiar ka dun. Yung, anong tawag no, flirt. Nakikipaglandian yung prospect sa'yo. Anong gagawin mo kapag nakikipaglandian yung prospect mo? Usually, nakaka-experience ito is mga kababaihan. Especially kung ikaw ay, na, medyo, alam mo na, may fes. May kagandahang taglay. So, hindi natin maiiwasan yung ganitong bagay. Pero ang importante kasi dito is to maintain our posture. Okay, para sa mga kababaihan, especially sa mga kababaihan, sa mga gwapong lalaking katulad ko. Talagang pinipilit ko 'yan, ha. So, para sa inyo, una-una sa lahat para maiwasan niyo 'to, kung ikaw ay nagko-cold market prospecting, huwag kang mag-target ng lalaki. No, huwag na muna. Especially kung baguhan ka. Hindi pa ganun yung experience mo, hindi ka pa nakakapag-gather na experience. Huwag na muna. Later on na, especially kapag kumikita ka na, okay, kapag may resulta ka na. Pero sa simula, wag muna, kapwa mo babae or mga kamag-anak mo na lalaki, syempre hindi ka naman i-flirt nun kasi kamag-anak mo. Diba? Yun muna ang prospectin mo. Kasi kapag ang mga lalaki kasi, assuming yan, no, kapag ang babae nag-message sa kanila, hi, hello, assuming yan. Ay, grabe, may gusto to sa akin. Grabe, may gusto to sa akin, ang pogi ko. Assuming ang mga lalaki, ganun talaga kami. So, huwag niyong gagawin yun. Kaya iwasan niyo muna na prospectin sila. And katulad na nabanggit ko is to maintain your posture. Kapag ako sakali man na nakaka-experience ka na ng ganun na sasabihin, meron pang mga linyahan yung mga lalaki dyan na, sige, sasali ako sa'yo kapag sinagot mo ako. Or sasabihin yan sa'yo na ano, hindi ako interesado sa business eh, mas interesado ako sa'yo. Tapos ang masaklap pa, kung sino pa yung nagsasabi nun, may mga asawang tao. Kapal ng mukha! Sarap basagin ng bungo. Diba? Kung sino pa yung may mga asawa, siya pa yung nagsasalita ng ganun. Mahiya ka naman sa mga anak mo. Maintain your posture. Huwag kayong nakakainis, nakakasar. Pero kung lalo na kung chat lang naman yan, diba? May time ka para inhale, exhale, relax, no? Huwag kong mumurahin to. Diba? Or wag akong magsasalita ng hindi maganda. Pwede mo na lang sabihin sa kanila, pasensya ka na, ano, lalo na kung meron ka ng asawa, may boyfriend ka or girlfriend ka or whatever. Pasensya ka na, meron na akong ano, boyfriend, asawa or whatever. Kung sakali man na maging interesado or may kakilala ka na interesado, sabihin mo na lang ko. Tapos next ka na para matapos na yung usapan. Kapag kinulit ka, hindi ako interesado. Kasi nga, di ba sinabi ko na sa'yo, may ganito. Diba? So, basta wag nang makipag-argumento, makipag-debate. Waste of your time and energy. Mag-focus ka na lang doon sa mga taong interesado. Hanapin mo na lang yung mga taong interesado. Okay? Wag ka na makipag-lindian. Hindi rin magandang idea yung kapag sinabi ng prospect mo, ay sige, sasali ako pag sinagot mo ako. Tapos umuo ka. Please wag, no? Wag ganun. Sige, sasagutin kita kasi iniisip mo lang para mapapayin ko lang. Wag. Hindi rin magandang idea 'yon. Kasi in the first place, mali na 'yung expectation niya. Dapat sumali sila para sa negosyo, para sa goals nila, hindi para sa iyo. So especially sa inyong mga kababayan. So 'yun lang naman 'yung sagot ko pagdating dito. Hanapin mo, mag-focus ka na lang ng energy mo doon sa mga taong magiging interesado. Hahanapin mo sila. Since hindi siya 'yon, next ka na. Okay, so I hope nasagot ko itong tanong ni, anong pangalan mo? Ni Rosa Malisa. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo and then lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, I hope marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.